dahil sa ating mga sisil dito sa range area. Ayan. Ito na yung mga sisiyo natin sa range area dito sa may malaki. Ano sila? Malaki na sila. Yan, hindi natin kung ano. Bilis silang mag-ubos na ng pagkain, no? Ito mga classmate, naghalo na itong ano na batch na to eh. Bali, dalawang batch ito. So, may ano naman yan mga classmate eh. Naglagay kami dati ng markings nila. So, mas malalaki yan, mga naunang batch yan. Mas maliliit yung mga sumunod sa kanila. Kunti lang kasi yung iba na ano, kaya pinagmix na namin sila mga classmate. Ang bilis, oh. Dito yung mga, ano natin, first batch natin to. Yan. Lapit na kaming mag-cord dito sa ano, yung maglagay dyan sa fly pen muna pala. Ano, malalaki na sila yun. Ilan lang to eh? 2, 4, 6. Pang pito yung ano. 6 sila, pang pito yung puti. Yung mga to, pwede na silang ano. Lagay dyan sa fly pen, malalaki na oh. Pagbigyan muna natin silang pagkain. So ito yung pagkain nila mga classmate dito. Sa mga first batch natin. Yan, wet feeding kami dito mga classmate kasi magsiship na kami yan. Kailangan ganyan muna para ano sila. Hindi sila bigla. So ito, halo pa ito mga classmate. Pero wet feeding muna para medyo hindi sila madaling matunaw pa sa kanila yan. Hindi naman sobrang sobra. Hindi naman tuyo. Pero ano pa rin siya. Ganyan siya. Laki na mga ito. Captured na talaga sila. So, isa lang yung white natin dito.
A few moments later. So ito mga classmate, nagbaba tayo ng sisiw ngayon. Na-hatch natin ngayon. Last batch natin to ng tawag nito, crosses. O yan. Ito mga classmate, ano natin? Gilmore Oversetter natin. Yan. So yan. Kalagay lang dyan sila mga classmate sa basket muna. Tapos mga classmate, yung mga nandito na, na nauna kong na-marking yan, ay ang ating ano, mga white. Sweater over white, yung mga white natin. Na mga inain. So yan, no. Ito yung mga nauna nating minarking yan. So yan mga classmate, ito ano natin, tatlo lang na na-harvest ko na good sa ano natin, sweater over dun gray. Yan. So may tatlo tayong sisiw. Huli maging oak, ano natin mga to. So yan mga classmate, tapos na akong mag-marking sa ating mga sisiw. Yan. Bigyan natin sila ng ano ngayon, tubig nila yan. Tapos, nagpapain na rin. Ito mga classmate, hinati ko sila. Kasi pag itong lugar lang na to, 118 to na sisiw. Wala na tayong pagpustuhan ng mga kainan nila. Tsaka yung pag-inuman, tubigan nila. So dito ang classmate yung kalahati. So nahati ko sila. Kaya hindi na masyadong crowded din. Pagkaya na rin. Tubig ang una namin talagang ilalagay yan. Tapos bigyan ng pagkain na. Kasi pag hindi mo naman sa hati yung mga classmate, diretso, parang magtutumpukan lang sila sa isang lugar din at least yan, parang may ano pa rin yan, oh, yung init sa loob ng brooder. Makukompress konti yan. So after 3 days yan mga classmate, pag mabilis lang ang ano din, tatanggalin ko na yung divider para maka, ano na sila din. Mas ano na yung space na nila.